Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Naglipa na ng mga nagtitinda ng iba't ibang paputok sa mga bangketa ng Divisoria sa Maynila. Kaya naman ang mga may mga legal na pwesto na babahala na dahil sa peligrong dala ng mga ito, lalo pat katabi lang ng mga paputok, ay lang bagay na madaling masunog. Mula sa Divisoria, may ulat on the spot, si Maki Pulido. Maki! Rafi, Maris, talagang dumami na, no? At nagsulputan na yung mga nagbebenta ng paputok dito nga sa Divisoria. Nagsisiksikan yung mga nagbebenta, no, sa mga bangketa. May mga dumaraan pang mga sasakyan, kaya hirap na maglakad ang mga namimili. Sa ganitong sitwasyon nga, nagsisiksikan yung mga nagbebenta ng mga paputok. Yung mga katabi ng mga paputok ay mga produkto namang highly combustible o yung madaling masunog, tulad na lang ng mga tela, plastic at laruan. Kanina, nung nag-iikot kami, ayun, katulad nung nakita nyo, no, inabutan pa namin na naninigarilyo yung isa sa mismong nagbebenta ng paputok sa bangketa. Tinanong pa nga namin yung mga katabi o yung mga nagbebenta kung may nakatabi ba silang fire extinguisher o tubig o kaya buhangin man lang, pero wala silang mga nakahandang pamatay sunog. E, wala kayong pamatay sunog. So, ano naman po nakapunta na magpukamit? Fire extinguisher, wala rin? Po? Fire extinguisher, wala? Wala. Walang tubig na malapit sakaling may aksidente? Meron po. Sa loob ng... Sa loob ng Divisoria Mall. 83. Ano po? Ito lang ang tubig! Ito lang! E, paano kung may aksidente? Wala po, hindi po diligahan ano? Yung ating tinda. Kaya yung isang may-ari ng tindahan ng mga laruan, kung sa tapat niya mismo ang bentahan ng paputok sa bangketa, nag-aalala. Hindi naman daw siya kontra sa bentahan ng paputok. Sana lang sa isang ligtas na lugar kung saan malayo yung mga paputok sa mga highly combustible materials. Ang isa pa nilang problema, kapag nagkasunog, mahihirapan yung mga bumbero sa sobrang sikip ng mga kalye roon. Yung paputok na yan, kung may nangyari, kahit na sino bumbero, hindi kaya lumapit yan. Kasi pumaputok yan eh. Diba? Kaya hindi nila pwedeng asahan ang bumbero ang pupunta dito. Kasi isa, masikip ang daan. Ang pinakamalapit na bumbero sa Divisoria ay ang sa Divisoria Mall ay yung Divisoria Volunteer Firefighter. May nakaparadang mga fire truck pero sarado yung gusali. Wala kaming nakausap. Maliban naman sa mga paputok, nagkalat na rin itong mga toroto, ano, at bagsakan na yung presyo. May mga nabili nga ako na 10 pesos lamang kada piraso. Meron ding 20 pesos. Pero matumal para wang bentahan, sabi mo nung mga nagbebenta, no, umaasa na lang sila na sumigla yung negosyo simula bukas dahil papalapit na nga yung bisperas ng bagong taon. Maris? Maki, apparently walang panuntunan dyan yung pamunuan ng Divisoria. Una, yung pagkakalapit-lapit ng mga nagbebenta ng paputok dun sa mga madaling masunog. At pangalawa, yung walang safety measures, wala ba silang balak gawin? Alangan namang hintayin pa natin na may mangyari pang aksidente, ano? That's why we went to the nearest fire station kanina, Marisa, no, kung ano ba yung masasabi nila dun sa sitwasyon dito sa May Divisoria. Dahil, well, hindi naman ako taga Bureau of Fire Protection, pero talaga namang medyo sa nakita natin, sa naobserbahan natin, eh talagang delikado dahil siksikan, kung nakita nyo nga yung video, ayan, no, may mga dumaraan na sasakyan at hindi naman sila makabilis ng takbo dahil yung mga sidewalk vendors nandun na sa kalye, so ang hirap gumalaw kahit nga yung mga namimili, hirap na maglakad. Tapos itong mga firecrackers, dun mismo binibenta, tabi-tabi sila, dikit-dikit yan, makikita mo naman. Yung isang bentahan ng paputok, ang katabi niyan, laruan. O kaya, ang katabi niya, bentahan ng tela. So, medyo delikado. So, it is something that the authorities should look into. At ano sabi nila, Maki? Kasi pinuntahan na yan dati ng Bureau of Fire Protection eh. May mga, nung una, nag-kumpiska na sila ng mga illegal na paputok. At ngayon, naglipa na rin naman yung mga nagbebenta na naman ng mga paputok. Oo, kahapon, Marisa, no, sa report nga ni Steve Dailisan, ay umikot na rito ang Bureau of Fire Protection at tinignan nga yung mga dokumento kung legal yung mga paputok na ibinebenta.
Sa ngayon, hindi pa natin nakakausap muli ano, yung Bureau of Fire Protection. Sarado naman yung pinakamalapit na fire station para makunan natin sila ng komento o kaya paliwanag. Pero yung mga tinitinda dito, Maris, hindi naman wala sa listahan ng mga bawal. Yung mga binibenta rito ay mga luces, mga fountain na sinasabi nga nila, wala dun sa mga listahan ng mga illegal na paputok. Pero hindi yun yung problema sa ganitong sitwasyon. Medyo mas ang problema pa, yung walang nakahanda ng mga fire extinguisher o mga pamatay sunog. Tapos magkakadikit sa sobrang siksikan, dikit-dikit. Tapos ang katabi nila, mga highly combustible materials. Katulad nga nung sinabi ko, itong si Ginoong Jerry na nakausap natin kanina. Sa likod lang yan, ano, mismong likod, napakalapit. At mga laruan na gawa sa plastic. Yung isa naman na nakausap natin, Maris, ang mismong katabi niya, ang binibenta ay mga tela. Tama, yung another cause of concern nga na sinabi mo exactly kanina, yung pinakita mo na yung tubig lang na meron sila, yung napakaliit na bote, ano, at ang hiningitian lang nila yan. Kaya sana naman magawa ng paraan at pansinin yan ng ating mga otoridad. Maraming salamat sa'yo. Tama yan, Maris. Kasi... Oh, go ahead. Kasi yun nga ito sa joke. Tinatanong ko, ito is an answer to the question na meron po ba kayong nakatabi dyan na naka-imbak na tubig para kung sakaling magkaroon ng aksidente? At pabiru na lang na sinabi sa akin na ang katangi-tangi nga na tubig na nandun sa kanilang stall sa may bangketa, yung isang bote ng mineral water. Alright, maraming salamat, Maki Pulido.